Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, October 27. Ang Ebanghelyo ngayon ay Luke 13, 1-9. Ako po si Father Luciano Filoni mula sa Diocese ng Novaliches. Sabi ng Ebanghelyo, dumating naman ang ilang tao na nagbalita kay Jesus na nangyari sa templo. Ipinapatay nga ni Pilato ang mga taga-Galilea at nahalo ang kanilang dugo sa mga handog nila. Sinabi ni Jesus sa kanila, sa akala ba ninyo'y mas makasalanan ang mga taga-Galileang iyon kaysa lahat ng mga taga-Galilea dahil sila ang nagdusa? Hindi. At sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magbabago, mapapahamag din kayong lahat. Ang punto ni Jesus ay malinaw. Ang mga aksidente, ang mga kadumal-dumal na pangyari, ang mga tinatawag natin masamang pangyari, ay hindi isang parusa ng Diyos. Ang Diyos hindi nagpaparusa. Kaya nangyari sa mga Galileang na yan na hindi parusa, pero yun ay nangyari din sa kanilang pagiging makasalanan. Kumbaga, sinasabi ng Panginoon, kapag tayo ay hindi nagbabago, matigas ang ulo, kapit sa kasalanan, mayroong itong kalakip ng kasamaan dahil yun ang choice natin. Hindi naman parusa ng Diyos. Ang Diyos hindi nagpaparusa. Tayo nagpaparusa sa sarili. Kaya kung may nangyari sa isang tao, ay hindi, ayan, karma, pinarusa ng Diyos. Hindi po totoo yon. Hindi nagpaparusa ang Diyos. Ang Diyos ay naging nakahanap ng paraan upang tayo ay iligtas. Pero tayo ang nagpaparusa sa sarili. Kung yung pinili mo ay masamang landas, kung yung pinili mo ay masasamang mga kasama, kung yung pinili mo ay kalokohang gawin, pumili ka ng daan na magbibigay sa iyo ng kapahamakan. Hindi Diyos ang nagpaparusa. Diyos, ang Panginoon, will be all the time sa tabi mo, trying to help you and to save you. Pero kung yon ang pinili mo, yung daan na yan, ikaw ang magdadala ng kapahamakan sa sarili. Tandaan po natin ng ating Panginoon ay napakabait at ang ating buhay ay mahalaga sa Kanya. Iniligtas niya tayo at ang buong mission niya ay tayo ay hanapin at iligtas, hindi parusahan. Kung nagustuhan mo ang video ito, don't forget, pass it on. Share with your friends. Gawin nating viral ang salita ng Diyos gamit ang social media. God bless.